Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung review ko about this Ariana Beauty and Body Bleach Please at itong Rollover Me Deodorant. At i-share ko na din sa inyo yung ilang tips kung paano ko napaputi yung aking kilikili. So guys, kung gusto nyo malaman ang review ko about this product at kung ano pang mga ginawa ko para sa aking kilikili, please keep on watching. Guys, pasensya na ko, medyo mapapakwento ko sa video na ito, pero a little background lang, no? Ako kasi yung tipo ng tao na ayoko talagang umitim yung kilikili ko. Sa edad ko ngayon, nasa 20 plus na ako, hindi ko pa naranasang magbunot, mag-ahit, or mag-wax ng kilikili ko. Buti na nga lang, hindi masyadong tumutubo yung buhok ko sa kilikili ko or manipis yung mga buhok ko sa kilikili ko. Kaya kahit meron na akong asawa, 20 plus years old na ako, hindi masyadong makapal yung buhok ko sa kilikili. So, medyo tolerable ko pa, though merong pailan-ilang mga buhok. Siguro mabibilang ko talaga sa daliri ko yung mga buhok na tumubo sa kilikili ko ngayon. Medyo natitiis-tiis ko pa at hindi naman nakakaintrita sa asawa ko kasi tanggap niya naman na ayoko talaga magbunot ng kilikili ko. Kasi guys, kapag nagbubunot ka at ahit ng kilikili mo, bukod sa nagagasgas yung balat at nangingitim siya, nagkakaroon din siya na mga yung parang balat ng manok, yung parang mga bilog-bilog. So yun talaga yung pinakaayaw ko. Kaya lang nga kahit anong ingat ko sa kilikili ko, hindi ako gumagamit ng mga chemical na product kasi may pagka-sensitive din yung balat ko. Hindi maiiwasan dahil nga napapansin nyo naman sa ibang video ko, kung may napanood ako yung ibang video ko na meron akong baby, yun yung nagbuntis ako, talagang sumobrang itim yung kilikili ko. And normal yun sa buntis, kaya medyo TMI man, talagang maitim yung kilikili ko. Sa totoo lang, nakakayang ipakita yung before picture ng kilikili ko, kaya lang for the sake of review, pinakita ko siya sa inyo kasi talagang nangitim yung kilikili ko na kahit anong gawin ko talagang umitim siya. Normal yun sa buntis kasi nga nagkakaroon ng hyperpigmentation sa balat. Kung mapapansin nyo din minsan yung leeg ko hanggang ngayon maitim dahil pa din yun sa pagbubuntis ko. So, ilang buwan na, 8 buwan na mula nung nanganak ako sa baby ko. Pero ito, maitim pa din siya. Buti na nga lang merong nag-send sa akin ng product na to, si Miss Grace Arguelles Limbok. Meron siyang online shop sa Pinas tsaka dito sa Japan. Kung napanood nyo na yung dati kong video, siya yung nag-i-sponsor sa akin ng product. And guys, kahit i-sponsor itong product na to, asahan nyo sa akin yung honest ko na review and opinion about this product. Lagi ko itong sinasabi sa inyo guys, wala sa akin yung brand. Hindi ako magsasalita para lang ma-please sila. Lagi ito, hindi ako magre-review ng product kung alam kong magsisinungaling lang din ako. Kaya yung mga product na nire-review ko, asahan nyo na 100% honest yung sasabihin ko sa kanila. And syempre, ayoko naman din mag-recommend sa inyo, lalo na kung alam ko makakapahamak sa inyo. Kaya nga, sa tuwing may magsisend talaga sa akin, talagang kailangan itatry ko sila para alam ko yung magiging effect nila, may re-recommend ko ba sila, maganda ba sila, or pangit. Sa video na ito guys, yung mga product na ipapakita ko sa inyo, kadalasan padala sa akin. Kasi nung lately, may mga nagpapadala sa akin and talagang tinatry ko yung product. And totoo naman na nagugustuhan ko sila, kaya nga sila ko ginagamit at i-re-recommend sa video na ito. Kasi itong Ariana Beauty and Body na Bleach Please, Diamond Peel. Bleach ito guys, ganito yung itsura niya. Pasensya na medyo liquid ito, pero para siyang cream na merong maliliit na scrub sa kanya. Bleach ito kung saan ibababad mo siya sa area na gusto mong paputiin for 30 minutes. Then after 30 minutes, iwawash mo siya with whitening soap. Gagawin mo yun for 7 consecutive days. Sa akin nga, kilikili yung gusto kong paputiin, kaya binabad ko to every time na bago ako maligo sa loob ng 7 araw. Tapos para sa maintenance, gagawin mo na lang siyang 2 to 3 times a week. So guys, pag ginagamit ko to, syempre may deodorant akong gamit. Ang ginagawa ko muna, pinupunasan ko muna yung parehong kilikili ko. Sa kilikili ko lang kasi to ginamit kasi yun lang naman yung gusto kong paputiin. Gusto ko din paputiin yung singit ko, pero syempre hindi ko naman siya mapapakita sa video kasi syempre nakakahiya naman ipakita ang singit, 'di ba? Medyo bastos na 'yon. So, eto, ang ginagawa ko, pinupunasan ko muna yung kilikili ko ng wipe. Syempre, may ginamit akong deodorant nung nakaraang araw, kaya kailangan alisin mo muna yon. Kasi kapag may nakaharang sa balat mo na deodorant or kung ano man, hindi magpe-penetrate ng maayos itong bleach. Tapos, ina-apply ko lang to gamit yung kamay ko, medyo kinakapalan ko. Tapos, nagsusot ako ng sando ng asawa ko. Kasi, yung sando ng mga lalaki, diba, medyo malaki dito. Kasi, para hindi kumasat yung bleach sa katawan mo or sa sando.
Tapos, maghintay lang ako 30 minutes bago ako maligo. Siguro, magsi-cellphone ako, mag-i-edit ng video kung meron kailangan i-edit, makikipag-usap sa asawa ko or kakain. Tapos, after nun, naliligo na ako, babanlawan ko na siya. Ang gamit ko na soap, nung ginamit ko to ay ito, yung red tomato soap. Ito ay whitening soap kasi kailangan dito, whitening soap yung pangbabanlaw mo. So, meron din akong review about this product and nagustuhan ko siya. Kung gusto nyo mapanood, pwede nyong tingnan sa description box yung link nitong video na to. Or kung ano man yung maunang ma-upload, basta i-update ko yung description box. Tapos, syempre, after kong maligo, gumagamit din ako ng deodorant roll over me. So, guys, itong deodorant na to ay whitening din at sobrang bango niya. So, guys, kung meron kayong mga body odor, meron kayong putok, merong nangangamoy sibuyas sa inyong kilikili, gamitin nyo lang tong deodorant na to kasi sobrang bango niya, guys. As in, hanggang sa susunod na ligo mo, nangangamoy pa din siya. Kaya nga, nagpupunas ako ng wipes para maalis siya, para mas ma-penetrate yung bleach, please. Tapos, hindi lang yon, mas nakakaputi pa siya. Mas nakakatulong pa siya sa mga product na ginagamit nyo para mas maputi, mapaputi yung kilikili nyo. Ito naman, nung gamit ko siya, guys, hindi naman nangati yung kilikili ko, hindi ako nagka-rashes. Alam nyo ba, guys, sobrang sensitive ng balat ko, ng kilikili ko. Alam nyo, medyo pihikan ako sa paggamit ng mga products, lalo na sa kilikili ko. Kasi last time, medyo TMI ha, may nagamit ako na tawas powder na may amoy. Siguro sa chemical nung tawas. As in talaga, wala naman ako ibang gamit noon. Simula nung ginamit ko yung tawas na yun, tinubuan ako ng pigsa. Pigsa talaga, guys, sa magkabilang kilikili ko. Ang tagal na wala nung pigsa na yun and sobrang sakit. And nag-research ako sa internet. Araw-araw ako naliligo, guys, ha. Nag-research ako sa internet kung bakit nagkakaroon ng pigsa dahil din sa mga chemical ng ginagamit mong products. So, simula talaga nung naging pihikan ako sa paggamit ko ng mga products. Medyo takot nga ako nung ginamit ko to, pero buti na lang hindi ako nagkaroon ng kate, hindi nagkaroon ng irritation yung balat ko. So, kung may sensitive skin kayo, talagang may re-recommend ko to sa inyo. Pero, syempre, bago kayo gumamit ng mga product, kailangan mag-patch test muna kayo dito sa kamay nyo para makasigurado. Kasi mahirap na, baka diretso nyo sa kilikili nyo, tapos hindi kayo nag-patch test. Baka yung kilikili nyo agad yung masira. Kasi pag nagpa-patch test ka, tapos napansin mo na may medyo pula or na-irritate yung balat mo kinabukasan yun, hindi mo pwedeng gamitin yung product mo. Ito na nga lang, buti na nga lang. Lagi ko din to sinasabi sa inyo na may pagka-allergy ako sa mga whitening products. Pero itong mga gamit ko nung huli, mga pinadala sa akin ni Miss Grace, talagang may iba sa kanila na sobrang nagustuhan ko, na ginagamit ko ng paulit-ulit hanggang maubos. So ito, guys, maire-recommend ko sa inyo. Mabango din siya, guys. And talagang mag-feeling fresh ka habang nasa kilikili mo siya. Parang ang bango-bango mo, kahit may putok ka, talagang hindi mo mararamdaman na mabaho yung kilikili mo. Sabi dito, it is a micro-peeling bleach, exfoliates dead skin, leaves skin glowing, removes blemishes. And totoo siya, guys, naranasan ko talaga yung parang medyo nabawasan yung mga anik-anik ko, yung mga issue-issue ko sa kilikili ko. So, magpa-flash ako sa screen ng before and after photo, 1 week pagkatapos ko tong ginamit. And mapapansin nyo talaga na nag-improve yung kilikili ko. Pumuti talaga siya with just 1 week lang ng gamit ko nito. 7 consecutive days ko lang siya ginamit. And nakita ko na talaga yung improvement. E yung picture na yan, wala yung makeup, wala yung edit, wala yung filter. Yan talaga yung itsura ng kilikili ko bago ko siya ginamit at pagkatapos ko siyang gamitin. Kung sa 7 days lang makikita mo na improvement, what more pa kung gagamitin mo siya ng mas matagal, mas lalong mas puputi yung kilikili mo. So for maintenance at ilang tips na lang din, may sasuggest ko sa inyo, gumamit din kayo ng mga scrub once or twice a week para ma-exfoliate din yung kilikili nyo. Syempre may ginagamit kayo mga deodorant, so kailangan ma-exfoliate din yun kasi hindi maiwasan iiwan nyo ng residue sa kilikili nyo. Minsan nakakaitim din yun kasi libag-libag na pala yun. So kailangan mag-exfoliate kayo ng kilikili nyo. Ang may re-recommend ko sa inyong product ay yung Avon, Avone, na
salt scrub na nabibili sa Watson. Maganda siya pang scrub. Ako mahilig talaga akong mag-scrub ng kilikili ko once or twice a week. Pati yung mga maitim na parte ng katawan ko kasi talagang nakakaputi siya. Tapos, gamit din kayo ng whitening soap. Siyempre, kahit hindi nyo na ibabad kung medyo sensitive yung skin nyo, pero kung medyo matibay-tibay balat kalabaw ang inyong balat, pwede nyo naman ibabad para mas maganda yung mga resulta. Tapos yun, gagamit kayo ng bleach, tapos whitening deodorant. Kung allergic naman kayo sa mga chemicals ng whitening deodorant, I suggest din yung tawas, pero yung walang perfume. Or yung unscented na tawas kasi kapag may perfume, syempre dagdag chemical din yun. And kung tulad nyo nga ako na sensitive yung balat, baka magkaroon din kayo ng pigsa. Hindi naman sa nananakot ako, pero dapat maging maingat tayo sa katawan natin. So guys, kung effective ba itong Ariana Beauty and Body Bleach, please, at itong Roll Over Me, nakita nyo na yung litrato, nakita nyo na yung effect sa akin. And yes, effective na effective na effective siya. 7 days ko lang siyang ginamit and nakita ko na talaga yung improvement sa kilikili ko. At syempre, kung tatanungin nyo ako kung may re-recommend ko ba ito sa inyo, definitely yes. May re-recommend ko siya sa inyo, pero disclaimer lang, hindi palibhasa naging effective siya sa akin, magiging effective din siya sa inyo. Kasi guys, iba-iba din tayo ng balat. Lagi yan sa disclaimer, sa description box below, na hindi porket umipek sa akin, ganun din sa inyo. Na hindi lahat na masasuggest kong product ay magiging effective din sa inyo. And I hope naman na sana maging hiyang din kayo sa product na to, maging effective din sa inyo. At kung tulad nyo ako na may maitim din na kilikili dahil sa pagbubuntis or dahil sa mga ginagamit nyong whitening product, try nyo tong mga nirecommend kong product ngayon. Itong Roll Over Me Deodorant, itong Bleach Please, Whitening Soap. Isa ito sa mga marerecommend ko. Panoorin nyo yung aking review, Red Tomato Whitening Soap. Tapos yung Avone na Scrub. Ayan, talaga malaking tulong para mas mabalik nyo yung puti ng kilikili nyo or mas mapaputi nyo yung kilikili nyo. So yun lang guys for this video. Like kung nakatulong ito sa inyo. Comment down below kung meron kayong mga video suggestion or meron kayong mga tanong na hindi ko nasabi sa video na ito. And guys, please subscribe to my channel. Yun lang. See you on my next one. Bye! Shoutout kay Princess Haina B. Ferrer Espanto. Hi sa UC. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-add sa akin sa Facebook. Pasensya na nung huli kong upload, nakalimutan kong i-shoutout ka kasi medyo haggard-haggard. Maraming salamat sa suporta. And guys, please support din natin si Haina sa kanyang online shop sa Facebook. Meron akong mga link sa description box below.